Sun and welcome back to my channel. So in today's video, isha-share ko sa inyo yung top 5 favorite drugstore and affordable lipsticks ko. So ito yung mga lipsticks na natry ko na nasa Watson's lang, nasa SM Department Store, and madalas na nakasale. Hanggang ngayon, nakasale sila yung iba dito. And sobrang long-lasting kasi kahit na kumain na ako ng mga 2 beses, eh, nandyan pa rin sila or may stain pa rin sa lips ko. So hindi siya natatanggal ng sobra as in yung parang pale na ng kulay ng lips mo, ganun. Hindi. So, ayun. If you wanna know kung ano yung mga yun, then just keep on watching. So, mag-start tayo dito sa panglima kong favorite. Ito yung Careline Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. As you guys can see, hindi ko alam kung bakit nakahati siya dyan. Pero madalas ko siyang ginamit nung una ko siyang binili. And same kami dito ni Aiza Tan. So, ayun. Nagustuhan ko yung shade nito kasi bagay siya sa morena. And isa-swatch ko siya para sa inyo. Hindi ko siya, guys, masaswatch sa lips ko dahil mahirap siyang tanggalin. Hindi siya yung basta-basta talaga na natatanggal. Ayan. So, hindi ko alam kung makita niyo talaga yung pinakakulay niya. Pero ayan, more on brown na may pagka-nude yung color niya. And bigyan nyo lang siya ng mga ilang segundo or siguro mga 1 to 2 minutes. Matutuyo siya ng sobra. And hindi siya yung tuyong-tuyo na as in parang wala kang mararamdaman. Meron siyang konting pagka-sticky sa feeling. Yung pag-inanam mo, medyo dumidikit siya. Pero hindi naman lumilipat yung product na kunwari. Yung stain na nilagay mo dito or yung color na nilagay mo dito is malilipat siya dun sa taas ng lips mo. And then, magbumukhang wala ng kulay yung dito sa baba mo. Hindi naman siya ganun. Kumbaga, may lagkit factor lang siya ng konti. Then, mag-proceed na tayo dun sa pang-apat kong favorite, which is this Ever Bilena Matte Lipstick in the shade Toast of New York. And ito, sobrang gamit na gamit ko siya. Actually, lumambot na to. Nilagay ko lang sa freezer. So, ibaba na natin agad kasi baka mamaya matuluyan siya. And, isa-swatch ko siya sa inyo. Ayan, guys. Sobrang daming nagkagusto sa shade na to dahil bagay na bagay siya pang morena. More on, may pagka-red talaga yung tone ng color niya. And, matte talaga siya, as in matte siya. Pero feeling ko lang, hindi siya maganda kapag sobrang dry ng lips mo. So, mas ina-advise ko, mag-exfoliate muna kayo ng lips nyo bago kayo mag-apply nito para mas maganda or mas even tignan yung pag-apply ng lipstick dun sa lips nyo or mas maganda, mas flattering tignan yung lipstick sa lips nyo. So, ayan, again, yung shade. Ito yung panglima ko favorite, which is the Gotta Go. And this is the Ever Bilena Toast of New York. Ayan sila. Doon naman tayo mag-proceed sa top 1 ko dati, pero ngayon, top 3 na lang siya, which is this Careline Kiss Stick in the shade Vacay. And ito guys, may sharpener siya dito sa may dulo. And then, parang siyang ColourPop. Pero wala ko ng ColourPop, pero parang ganun siya. And ayan guys, as you guys can see, sobrang haba na ito, pero ganyan na lang siya sa akin. And ito, hindi ko siya, dati, before, ginagamit ko siya ng siya lang. Pero simula nung na-discover ko yung pag-ombre-ombre lips na yon, ayun, ginagamit ko siya kasama nung pangalawa sa favorite ko. So ito, isiswatch ko siya. Ito, hindi ko masasabi na sobrang long-lasting niya. Pero long-lasting siya dun sa may outer part ng lips nyo. And ayan, yung shade niya. Hindi nagkakalayo talaga yung mga shades sa favorite ko. Sobrang bagay kasi nila sa morena. As in, ang flattering nila. Hindi ako maputi, morena ako. And sila yung mga shades na nakakapag-complement ng skin color ko. So sila talaga yung mga shades na on the go. Kumbaga, on the go lipstick ko. So ayan, sobrang ma-recommend ko sa inyo. And 99 pesos na lang to. Same ng liquid lipstick ng Careline. 99 pesos na lang sila. Until now, 99 pesos pa din. So, kung gusto nyo na itry itong mga shades na to, available sila sa SM Department Store, sa Watson's. Try nyo, bilhin nyo, and
I hope na magustuhan nyo. So, kapag nagustuhan nyo, just comment it down below. So, mag-proceed tayo sa pangalawa kong favorite, which is this Nichido Velvet Matte Lip Pencil. So, napabili ko yung mga kaklasiko nito and sobra kasi talagang ganda niya. Ayan yung gamit ko sa may inner part ng lips ko. Ito, long-lasting talaga siya. As in, long-lasting siya. Napaka-velvety talaga ng feeling niya. As in, kahit swatch lang, napaka-velvety. Ito, red talaga. As in, red. Bonggang red. Hindi naman yung bright red. Kumbaga, dark red siya. Pero nakukompliment niya pa din yung skin na morena. Hindi siya yung pang maputi lang. Yung mas bagay siya pang maputi. Mas bagay siya pang morena talaga. Yung hindi ka sobrang puti. Like katamtaman, mga ganun. Pinagbimix ko to. Ito all over my lips. Nilalagay ko to all over my lips. And this one sa may inner part lang. And then, ganun-ganun lang. Okay na. Also, nagustuhan ko din pala dito is this is paraben free. Hindi ko lang alam kung pati ba yung iba is paraben free. Also, this one pala ay sale. Sale sila 50% off. So, 120 na lang siya. From 240, 120 na lang sila. So, available to sa Watson, sa SM Department Store, sa any Nichido counters. So, bumili na kayo, guys. Mabilis din to maubos kasi marami na rin ang nakakaalam sa kanya. Marami na rin nakakatuklas na ang ganda talaga ng shade na to. And, so, ngayon ko lang dito is mabilis siyang matunaw. Kahit hindi siya direct sa sunlight, ang bilis niya matunaw, nilagay ko na to sa freezer kasi naputol siya before. So, yun, para mabuo siya ulit, nilagay ko siya sa freezer. And then, ngayon, syempre, wala na siya sa freezer or nainita na naman siya. Lumalambot na naman yung kanyang consistency or hindi na naman siya nagiging totally buo talaga. Like, lipsticks, lip liners, mga ganun. Kung ano man tawag doon. Hindi ko alam yung specific tawag, pero yun, hindi na siya ganun kabuo tignan. Pero okay naman siya, okay na okay pa din siya. So, proceed na tayo din sa number 1 or sa top 1 na favorite ko, which is the Maybelline Matte Lipstick in the shade Clay Crush. So, ito, sobrang tagal na ito sa akin. Ayan, guys. Hindi pa talaga ako nakakaubos ng isang lipstick sa buong buhay ko. Hindi pa talaga. So, ito ang kanyang swatch. Ayan ang suot ko ngayon. So, all over my lips is this Maybelline in the shade Clay Crush. And then, sa inner part is yung Nichido Velvet lipstick in the shade High Crime. So, ayan. Ang ganda niya. Ito yung pinaka-nude sa lahat ng favorite ko. So, ito yung pinaka-nude. And then, next is yung Vacay. And then, next is yung Ever Bilena Toast of New York. And then, next is yung Gotta Go na matte lipstick, matte liquid lipstick. And last is yung Nichido Velvet Lip Cream in the shade High Crime. So, ayan, napakaganda na ito. Ito talaga long-lasting. As in, proven and tested na to. Ayan, kanina pa yan. Like, mga siguro 3 to 4 hours na siyang nasa lips ko. Nasa lips ko sila. Pero hindi pa rin sila natanggal. Uminom na ako. Although, nagta-transfer, hindi siya transfer-proof. Eto, try natin. Ayan. Meron siyang nilipat ng konti. Eh, hindi siya makita kasi sobrang bright ng ilaw. Pero hindi siya transfer-proof. And hindi rin siya waterproof. For me, they are all long-lasting. Dahil tumatagal naman sila sa akin ng 1 hour. And then, kung minsan, mahigit 1 hour kapag hindi ako madalas uminom ng tubig or kumakain talaga ng dere-derechong oras. So yun, tumatagal naman siya kahit nababasa ko yung labi ko, tumatagal pa rin siya. Hindi siya natatanggal ng totally. And ang bilis nilang i-apply. Like, hindi mo na kailangan na i-ganon-ganon para maging even yung color. As in, ganon-ganon lang bes or kaya tissue. Ganon mo lang, okay na. Magiging pantay na yung color. Magiging perfect na tignan yung color sa lips mo. So again, lahat ng favorite ko ay available sa SM Department Store, sa Watsons. And lahat sila ay 100 to 200 pesos lang. Sobrang mura lang. Like, yung Caroline Kissstick and yung Caroline Liquid Lipstick is naka-sale ng 99 pesos lang until now. Kaka-check ko lang kanina sa Watsons. Sale pa rin sila ng 99 pesos and yung High Crime naman ng Nichido is 120 na lang dahil 50% off sila. So, take advantage you guys yung mga sales dahil sobrang sulit and sobrang laking tipid nun sa original price. Ang laki ng bawas niya.
So, kung ako sa inyo, bumili kayo habang sale pa. And also, yung favorite ko naman, Toast of York is 150, I think, to 165. And then, yung Clay Crush naman is 199 na lang yata siya ngayon. Sale yata siya sa Watson's or sa SM Department Store. Tingnan nyo na natin sa kahit anong Maybelline counters. Available naman yun for sure. And kung ano yung shade na nagustuhan nyo ngayon sa lahat ng shades na pinakita ko sa inyo, just comment it down below. And kung same tayo or napabili ko kayo ng shade, isa man sa isa, dalawa, tatlo, ilan man na shades, ang napabili ko dyan sa inyo ay i-comment nyo din dahil sobrang-sobrang ma-appreciate ko na nagustuhan nyo yung taste ko or nagtiwala kayo sa taste ko. That is it for today's video and I hope na nag-enjoy kayo. So don't forget to give this video a thumbs up, leave a comment down below, and subscribe to be part of the hashtag AnnMazingFam. And see you on my next one. Bye guys!